What's up sa inyo mga kapito? At syempre, what's up din sa lahat ng ating mga kabowlers dyan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Ngayon ay araw ng Miyerkules, October 11 dito sa Pilipinas at alas 6 ng umaga. Usually maaga talaga ako nagigising ano mga kapito dahil siyempre kailangan natin gumising ng maaga at may mga bagay tayong ginagawa para sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? So ngayon mga kabowlers, mga kapito, sa araw na to ay pag-uusapan natin ang tinatawag na kung paano natin kontrolin ang laro ng basketball. Siyempre tayong mga referee, hindi lang tayo basta tumatawag sa loob ng basketball court, ano? Or hindi lang tayo nagre-referee o pumipito dyan. Lagi natin tatandaan yan. Lagi ko naman pinapaalala sa inyo yan. Tayong mga referee, hindi tayo binabayaran ng mga organizers ng liga o yung mga nagpapaliga para mag-referee lang doon o pumito lang roon. Kundi para mag-control ng laro. Binabayaran tayo ng mga organizers na yan, yung mga nagpapaliga na yan, dahil may tiwala sila sa atin na kaya natin kontrolin ang laro. Ibig sabihin, ang pagkontrol ng laro, hindi naman ibig sabihin na may papaboran tayong isang team o magpapabor tayo ng tawag sa tinatawag ng mga team na yan. Ano? Hindi yon. Ang ibig sabihin ng pagkontrol ng laro ay kung paano magiging maayos ang kabuuan ng laro sa simula hanggang katapusan. Okay, na makikita talaga natin ang tinatawag na larong basketball. Okay? At magkaroon ng tinatawag na maayos. Okay? Siyempre, yan naman ang laging gustong mangyari ng mga nagpapaliga, no? So, yun yung way kung paano natin dapat kontrolin ang laro. Maging maayos, tahimik ang laro. Okay? Although alam naman natin ang basketball, nandiyan yung physical na laro, kaya mga physical game na yan, given na yan. Pero nandiyan tayo para maging maayos ang lahat. Okay, dyan tayo binabayaran ng mga organizers o yung mga nagpapaliga. Ngayon mga kapito, pag sinabi nating control of the game, may tatlong factor na dapat nating isaalang-alang sa lahat ng mga referees, ano, sa lahat ng mga baguhang referees. Tsaka yung mga referees na mga ngayon pa lang talagang natututo tumawag sa mismong basketball court, ano, ngayon pa lang talaga nasasalang sa mga liga. So, may tatlong factors kung paano natin makokontrol yung laro na yan. Okay? At yan ang ating pag-aaralan at didiscuss sa mga pagkakataon na to. Okay, para sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga followers. So, ito yung mga pagkakataon na para malaman natin ano, sa pamamagitan ni Uncle B, kung paano natin kukontrolin yung laro na yan sa loob ng basketball court. At maging maayos, of course, lagi ko naman sinasabi yan. Makita talaga natin yung ganda ng laro. Okay, at masatisfied ang bawat team na tayong mga referees, eh talagang devoted tayo sa ating trabaho at ginagawa talaga natin ang ating trabaho bilang official referee. Ang unang factor, mga kapito, ay ang tinatawag na preventive officiating. Okay? Yung preventive officiating na yan, kumuna-kumuna yan, makikita natin yan sa mga social media. May mga videos dyan na lumalabas ng mga referees sa NBA, sa Euro, no, EuroLeague, sa Europe, at sa mga matataas na level ng basketball dito sa Pilipinas, kung pamapansin natin yung mga referees dyan, gumagawa yan ng mga preventive officiating. Okay, isa yan sa mga factor kung paano maayos o makokontrol ang laro ng basketball. Okay, pag sinabi nating preventive officiating, mga kapito, yan yun, pagsasalita ng mga referees ng maayos, pagpapaliwanag ng mga referees ng maayos sa mga coaches at sa mga players. Okay? It doesn't matter kung paano natin kung paano tayo magpe-preventive officiating. Okay? Minsan yung mga referees kahit may subo-subong pito yan, naririnig natin ano na
nagsasalita yan. Okay? During the game. And then kahit after the action, nagkakaroon niya ng mga preventive officiating. Okay? At dinideliver nila ng mga referees. Okay, tayong mga referees, dapat dinideliver natin ang mga preventive officiating na yan. Of course, sa maayos na paraan. Hindi yung nagsasalita tayo na masyado namang, kumbaga, authority masyado yung ating pagpa-preventive officiating. Hindi. Dapat, yan ang way ng communication natin, okay, sa mga players ng maayos. Lagi natin tatandaan yan, mga kapito. Ang pangalawang factor, mga kapito, ay ang tinatawag na consistency. Okay? Pag sinabi natin consistency ng call natin o yung officiating natin, hindi tayo nagbabago. Okay? Kung ano yung pag-officiate natin ng simula hanggang katapusan, kailangan hindi yan nagbabago. So, ibig sabihin, para makontrol natin ang laro, true consistency, dapat nakafocus tayo. Eh, bago pa lang tayo umalis sa bahay, i-prepare na natin ang ating sarili. Malalaman naman natin yan kapag yung mga laro na masyadong mahigpitan, sa bahay pa lang, bago tayo umalis, kumbaga, i-expect na natin yung mga unexpected situation na mangyayari sa loob ng basketball court. Kumbaga, piniprepare na natin ang ating sarili para pagdating doon sa basketball court, nakafocus tayo. Wala tayong iisipin sa mga pagkakataon na yan, kundi yung larong basketball na pupuntahan natin. Tatanggalin natin sa isipan natin lahat ng mga bagay-bagay na pwedeng makadistract sa atin. Basta pupunta tayo sa basketball court, nakafocus tayo para maging consistent ang call natin. Nakafocus tayo mismo sa laro. Simula sa first quarter hanggang fourth quarter. So, dyan nakikita ang tinatawag na consistency ng isang referee. Per play. Wala tayong, kumbaga, kakampihan sa mga laro na yan. Okay? Lahat ng mga aksyon na mayayari sa loob ng basketball court ay ibabatay lang natin sa tinatawag na mga rules and regulations na nakapaloob sa PIBA na talagang pinag-aaralan natin. I-implement lang natin ang mga rules and regulations na yan. Sa mga pagkakataon na ini-implement talaga natin ang mga rules and regulations sa loob ng basketball court sa dalawang team, lumalabas ang tinatawag na consistency natin. Maliwanag yon, mga kapito, no? So, ang pangatlong factor para sa tinatawag na pag-control ng laro, okay, maging maayos ang basketball sa loob ng basketball court, ang tinatawag na relax and focus. Okay? Yung relax ang katawan mo. Kalmado ka lang. Okay? Walang emosyon. Yun ang pangatlong factor. Okay? Pag relax ka kasi, pumito, yung mga bagay na makakadistract sa'yo, mawawala yan. Lagi natin yung tandaan, ano, yung laging ina-advise ni Uncle B sa ating mga kapito, no, na kapag pumipito tayo sa loob ng basketball court, yung mga audience na yan, lagi nating iisipin, hindi yan nag-exist. Bakit? Kasi, mga kapito, ang unang didistract sa'yo dyan kapag nag-o-officiate ka ay ang mga audience. Yan ang unang magdidistract sa'yo talaga dyan. So, sa loob ng basketball court, kailangan isipin mo na hindi nag-i-exist ang mga audience. Huwag mo silang titingnan, nibigyan ng atensyon. Pabayaan mo sila. Maliwanag yun, ano? At ganun din, kapag nag-referee tayo, nag-officiate tayo sa mga players, yung mga action na yan during the game, i-implement natin ang rules, yung mga infraction na yan, yung mga violations na yan, na wala tayong emosyon. Huwag nating ipapakita ang emosyon natin. Lagi nating gagawin sa mga pagkakataon na yan, maging kalmado. Hindi tayo po pwedeng magdesisyon kaagad ng isang bagay na hinahaluan natin ng emosyon kapag nagre-referee tayo. Sanayin natin ang ating sarili kapag tayo nagre-referee. Huwag natin hahaluan ng emosyon. Sa mga pagkakataon na yan, makukontrol natin ang laro.
Lagi niyong tatandaan yan, mga kabowlers. Napakahalaga ng tatlong factor na yan, ano, pag nag-re-referee tayo. Dahil mga panahon na talagang kasagsagan ng pagre-referee ko sa ibang bansa at yung mga mentors ko na tinuturuan ako para kung paano mag-handle o mag-control ng isang laro, ay talaga namang doon ko napatunayan na napaka-effective. And then, at the same time, nade-develop yung ating way ng pag-o-officiate. Baga, umaangat ang level natin sa pagre-referee hanggang sa marating natin yung tinatawag na high-level officiating. Ngayon, mga kabowlers, mga kapito, sana maliwanag sa inyo yung advice ni Uncle B ngayong umaga, no? Nung nag-vlog tayo, umaga ngayon, kasi syempre kailangan natin mag-vlog, kailangan natin mag-upload para sa ating mga kapito. Ngayon pa lang, mga advices pa lang ang ating pwedeng i-share. At sa mga susunod na vlog natin, tatalakayan ulit natin ang mga rules and regulations na hindi pa natatalakay natin sa vlog dito sa ating channel. Ayun, mga kabowlers, mga kapito, so yon, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin bago tayo magtapos, of course. At syempre, gusto kong i-mention, i-shoutout ang lahat ng mga paref referees dyan sa Maribelis, Bataan. Cerro del Santos, shoutout sa inyo. At gusto ko ring i-shoutout syempre ang SBP Davao 3rd District. Sa lahat ng mga SBP members, lahat ng mga referees dyan sa Davao, sa 3rd District, shoutout sa inyo lahat. At shoutout din sa SBP Caraga, okay, referees sa pamumuno or nagpapa-shoutout si Robustiano Patayon Jr. Sir Robustiano Patayon Jr., sa lahat ng mga SBP dyan sa Caraga, shoutout sa inyong lahat. At syempre, ang ating masugid na mga supporter, gusto rin i-shoutout dyan sa Camarines Sur. Sa Pili, Camarines Sur, lahat ng Irish referee, member ng Irish referee dyan sa Camarines Sur. Pili, Camarines Sur, shoutout sa inyo. Ako, paka-solid supporter niya ni Uncle B, ano, dyan sa, dito sa ating YouTube channel hanggang doon sa ating Facebook page, mga nakakarating yung mga yan. So yan, mga kabowlers, mga kapito. At syempre, panghuli, gusto ko rin i-shoutout ulit ang ating kumbaga mga referees dyan sa Brad, no? Nasa pamumuno ni Mr. Albert Sumang. Shoutout sa lahat ng members, officers ng Brad. Okay, mga kabowlers, mga kapito. So dito ko natatapusin ang ating video. At syempre, lagi tayong mag-iingat. God bless lagi sa inyong lahat. Lagaan natin ang sarili natin. Okay, stay healthy para sa patuloy na ating pagtakbo at pagpito. Kaya mga kabowlers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.